Hi! Good evening! Siyempre, hindi po ako si Dr. Love, si Doctora Love. My name is Cherry Baile po. Good evening! I am, pansamantala lang po naman ito. Baka ngayon lang po ito, pansamantalang humahalili kay Dr. Love. Dahil kahit po gustong-gusto niyang makapiling kayo ngayong gabi ay, hindi kaya dahil nga binaha at malakas ang ulan, hindi maganda ang panahon. So, mas maganda po na nasa bahay muna siya. Katulad ng karamihan sa atin na nasa bahay ngayon, stay safe, stay dry. I think that's the best thing na dapat nating gawin sa panahon na ito. So, sana po samahan niyo ko hanggang 10:30 tonight. At usap tayo kung ano yung mga gusto nating pag-usapan. Marami po tayong pwedeng pag-usapan today. But, syempre, ang primary concern natin ngayon is to pray for everybody to be safe. Pray for everybody na sana po ay malampasan natin itong hindi kagandahang panahon na pinagdadaanan natin ngayon. Kasi syempre naman, lilipas din naman to. Ang sabi ng pag-asa, bukas wala na si Karina. Aalis na. Wala na. Lalabas na sa Philippine Area of Responsibility. So, you know, after the rain, there's always a rainbow, sabi nga nila, di ba? After the rain, there'll always be sunshine. So, we look forward to better days after tomorrow. So, ano lang muna tayo. Chill-chill lang muna sa bahay and stay safe and dry, guys. So, napapakinggan po tayo ngayon sa 92.3 Radyo 5 True FM sa Mega Manila. Metro Manila, Central Luzon, Calabarzon, Mimaropa. Tayo po rin ay sabay na napapanood at napapakinggan sa Facebook page ng 92.3 True FM. Pakishare din po ang live stream ng ating episode tonight, Dr. Love. At syempre mga kapatid, i-follow, like, and share ang ating social media accounts. Ito ay at Radyo 5 True FM sa X, formerly Twitter, Threads, Instagram, Facebook, at TikTok. And please, don't forget to subscribe sa Radyo 5 True FM YouTube channel. Thank you! Para naman sa mga nais maging bahagi ng programa at magbahagi ng kwento, maaari po kayong magpadala ng mensahe sa Dr. Love Facebook Messenger. Malay nyo, tonight, yan yung kwento na pag-uusapan natin, di ba? So, please, join me, samahan nyo ako o di kaya tumawag sa ating hotlines 8631-5788 at 8631-6674. Philippine Standard Time, 9:49, ano? So, tayo ba'y tutugtog na, Aaron? I think everybody wants this song now kasi wala nang ibang babagay pa sa kanta ngayon kung di ito. From Lola Amor, let's play Raining in Manila. Good evening! 10:04 na po tayo. Ako po si Cherry Baile. Pansamantala lamang humahalili kay Dr. Love. Gusto nating batiin muna po ang mga ilan sa mga nakikinig sa atin ngayong gabi. Thank you ha, Michael Ang. Good evening, Sister Ma'am Cherry Baile, aka Dr. Love. Happy rainy Wednesday evening to you and to all your viewers and followers and listeners. Always watching Dr. Love and watching from Camuning, Quezon City. I hope you're safe over there at Camuning, Quezon City, Michael. Maraming salamat sa iyong mensahe. Lillian Panaligan, Buen, good evening, Miss Cherry. Hi, always watching from your senior, avid fan of Parañaque City. Regards to my idol, Dr. Love. God bless you all. Thank you very much, Miss Cherry. And thank you very much, Miss Lillian. Maraming salamat for tuning in tonight. Cherry Piksho, hello po, Ma'am Cherry and the wonderful staff. Oh yes, we have a wonderful staff here sa Dr. Love. Sinasamahan po ako tonight. Sinasamahan kayo. So maraming salamat sa lahat. Hello to all the Dr. Lovers daw, sabi ni Cherry. And Charles Dahaw, Ma'am Cherry Baile. Oh my goodness, been hearing your voice since 1986. No surrender. Oo nga, no surrender tayo dyan, di ba? We love radio forever. Lance Abellion, hello Miss Cherry, good evening po sa lahat ng listeners listening from Sampaloc, Manila. Lance, I hope safe kayo dyan sa Sampaloc. Kumusta na yung tubig dyan? Bumaba na ba? Sana humupa na yung baha, no?
Pero I hope you're safely inside your home, okay? Roberto Ignacio, pa-shoutout naman po kay Joey Buerano, Jovan Francisco at June Benitez. Malamig na panahon na malabagyo dito sa Pasay po. Wow, talaga ba? Galing naman. Present po ako palagi sa Pasay City via True FM TV. Oh, thank you very much. Channel 19 po yan sa Signal, ang True FM TV po natin. Kung gusto niyo po rin kaming mapanood doon. And of course, 92.3 Radyo 5 True FM and all over the Radyo 5 True FM stations around the country. Maraming salamat po sa pagsama sa amin tonight. And akin ka na lang. Ingat po kayo, Ma'am Cherry. Ingat ka rin. Akin ka na lang. And maraming salamat. Thank you! Ngayon po, sa ating kwento ngayon sa Fest to Fest. Yan pala ang pronunciation ni Dr. Love. Fest to Fest. Ang kwento po ngayon ay pinamagatang Videoke Pamor, Puyat Pamor. Ilan po sa atin na nakaka-relate dyan na mahilig sa videoke? Alam naman natin, ang mga Pilipino mahilig kumanta eh, di ba? With our hearts. We always sing with our hearts. So, I'm sure marami makaka-relate sa kwento na ito. Napapanood po ang Face to Face, of course, sa TV5 mula Lunes hanggang Biyernes, 10:15 to 11:15 ng umaga. Meron po itong replay sa Signal TV 1PH Channel 1 mula alas 8 hanggang alas 9 ng gabi. Kung nais nyo magkomento, if you have a comment kung ano pong opinion nyo sa kwento natin for tonight, maaari kayong magpadala ng mensahe sa Dr. Love Facebook Messenger o kaya ay mag-comment sa ating live stream o di kaya'y tumawag sa aming hotlines 8631-5788 at 8631-6674. Usap po tayo kahit konti lang, konting chika lang tayo about the story for tonight. Face to Face, hirit ni Dr. Love with Yoke Pamor, Puyat Pamor. Panoorin at pakinggan po natin to. Ayusin lang po natin konting audio, hindi po pa natin narinig. Pero maganda yung kwento na yan. Kasi, siguro ano, baka usong-uso ngayon to. Kasi nga, baha. So maraming tao ngayon nasa bahay. Anong gagawin pag nasa bahay lang? Baka mag-videoke, diba? So baka may mapulot po kayong aral dito ngayon, ha? Na pagka nag-videoke, sana hinay-hinay lang and siyempre, pag nasa loob ng bahay, walang pakialaman yan eh. Ang mga kapitbahay natin, hindi yan, wala yan pwedeng sabihin sa atin, walang pwedeng magawa dahil nasa loob ka ng bahay mo. Pero pag nasa labas po tayo at medyo nasa kalye, alam naman nating public property na ang kalye. Walang kalsada, wala naman po nagmamayari niyan. Shared po yan sa neighborhood. So, pag medyo nag-videoke ng medyo pamor, so baka ba dun po tayo magkaroon ng konting problema. So, ready na po. Pakinggan po natin at panoorin ang Fest to Fest case natin ngayong gabi. Videoke pamor, puyat pamor. Gaano nga ba kalakas ang kantahan sa kapitbahay, Ate Leia, para umabot ka dito sa Face to Face? Malakas na malakas. Bayan. Malakas na malakas. Mas malakas pa sa boses mo? Mas malakas pa po. Mas malakas pa sa mga tao dito sa paligid. Ah, talaga? Okay, pero gaano ba ito kadalas, Ate Leia? Bakit ka nagagalit kung ito naman ay nasa okasyon ba? Araw-araw ba? Tatlong beses sa isang linggo. Inaabot ho ng hanggang alauna ng madaling araw. Ay, bawal! Dapat mag 12:59 lang. Bawal yun! Kapag may barangay ho, pag may barangay, tumitigil. Tumitigil sila. Nananadya ho, pag alis ng mga barangay, game na naman sila sa kantahan nila. Okay, pero saan ba sila nagkakantahan? Sa loob o sa labas ng bahay? Sa labas ho, ng bahay. Nakupatay sila doon. Sa labas ho. Bawal pa rin yun. Pero, sila lang ba ang may singalongan dyan sa lugar ninyo?
Kayo ba nagsisingalong din dati? Nagsisingalong din po kami. May mga kasiyahan din po sa bahay namin. Pero may limitasyon naman po. Pag may tulog na, kailangan patayin na yung ano. Hinaan naman ho. Okay, pero tanong natin ha. Hanggang anong oras ang dapat sa pagkakaalam mo, Leia? Anong oras dapat nag-uumpisa at anong oras natatapos? 6 to 12. 10 dapat. Oo. Ano na yun nung nadulas ka doon. Umaabot ka ng alas 12. Umaabot to, pero mahina na. Kami na lang po yung nakakaganig sa bahay. Kasi mahirap talaga, no? Minsan ang tao talaga natutulog ng alas 10 na. Minsan may alas 9, lalo na pag may mga bata na may school, o di kaya merong mga senior. Oo, nakakabulahaw talaga, lalo na kung lasing na yung kumakanta tapos wala na sa tono. Saka mahirap na pag marami na nakapila, siyempre hintayin mo yung kanta mo. Totoo. Dancing queen pa naman yung nasa dulo. At sa lakas ng speakers niya, dahil ang sinasabi niya sa'yo, inggit ka lang sa speakers niya. So sa lakas ba ng speakers niya, masasabi mo ba na naririnig ito ng buong barangay? Buong barangay ho, nakakadinig mo. Pero hanggang kalsada namin. Pero sinabi mo pinuntahan na to ng barangay? Pinuntahan na ho, pero deadma lang ho sa kanya. Ang astig talaga ng taong to. Siga. Oho. Okay. Paano kaya sasagutin ni Reynaldo ang mga paratang ni Leia? Tawagin natin Reynaldo Pasok. Hindi naman pinatulan ni Reynaldo. Kasi, okay, Reynaldo, bakit galit na galit itong si Leia sa video Okay Nights ninyo? Sabi mo, naiinggit lang si Leia sa kantahan ninyo kaya galit na galit ito. Bakit siya kailangan mainggit? Totoo po yung kasi po, dumadating po sa point na pag kami pa nagpapatugtog po siya, hindi po natin masabi na sinasadya po namin yung ganong sitwasyon po namin na pag nagpapatugtog daw po siya. Mas palakas po kasi yung aking gaya po siya, nagagahit sa amin. Ah, nagkakasabay kayo. Opo. Magkadikit na magkadikit lang ba yung bahay ninyo? Opo, pader lang po yung pagitan. Pader lang ang pagitan. Okay, so pag nagpapatugtog... Nananadya ka. No. Bakit kailangan kayong magkasabay kung pwede namang... ikaw bukas, ako ngayon, yung gano'n, no? Di, so, minsan nagkakataon. Di po natin masabi kasi may dadating po yung mga barkada ko na pag-inom at sa ginuman din po sila. May gano'n pong darating eh. So, ano nangyayari? Pagka gano'n na nagkakagulo kayo, imbis na nag-enjoy kayo, nag-aaway na lang kayo. Nagpapalakasan kayo ng speaker. Yung mga tropa ko rin po, hindi ko naman mamalayan. Siyempre po, akala na po niya, nananadya na po ako sa ginagawa ko. Eh sobrang lasing na po siguro ako. Yung mga tropa ko naman, lalong nilalakasan. Hanggang anong oras ba kayo nag-uumpisa? Mga hapon po. Okay, hapon hanggang? Mga, sabi natin bago mag-10. Isang beses lang po nangyari sa akin mga... Hoy, alauna na yun. Hindi ka magunong tumingin ng oras. Totoo yun, mga alauna. Mag-alauna kasi. Birthday ko po yun. Hindi ka magunong mag... Isang beses lang yun, birthday po. Birthday ko po. Yung iba, yung karaniwan. Bago po mag-alas 10. Ah, pag nasita po kami ng barangay, napasok na po kami sa loob. Doon na po kami nagiinom sa loob. Okay, so totoo ba na pag nasita kayo ng barangay, pag alis ng barangay, uulit, tutugtog ulit ng malakas? Yung mga tropa ko po kasi makukulit eh. Mm-mm. So, pag sinaway ko po, sabi niya, diyan, huwag ka matakot diyan. Ganun po. Angas mo talaga, ang angas mo. Okay. Actually, mamaya meron naman tayong trio tagapayo. I think kailan marinig ang trio Tagapay, lalo na si Attorney Lorna, no? Kasi meron talagang may mga kaso sa ganyan, yung nakakabulahaw tayo, nakakastorbo tayo. Pero ako naman bilang tao, paano ba talaga tayo nag-e-enjoy nang meron tayong kalayaan sa pamamahay natin, 'di ba? Pwede kasi tayong mag-enjoy, pero yung mga bisita natin, responsable natin yan, Reynaldo, ha? Apo. Hindi natin sila pwedeng, kasi mga barkada ko, hindi ko masaway. Ako, ay sinasabi ko diretso sa mga kaibigan ko na, hanggang ngayon lang tayo, tapos hanggang ganitong oras lang tayo, ha? Okay na, hinaan na natin. Kasi tayo naman ang puputukan, tayo nakatera dun, eh. Tayo ang babalikan ni barangay. Sa inyo naman, Ate Leia, kung merong, bakit sa tingin mo nagkakataon na nagkakasabay pa kayo nagpapatugtog? Inano niya talaga, may galit po sa akin niya ng
ano, matindi. Bakit? Ano ba yung sa tingin mong galit niya? Wala akong galit sa'yo. May galit ka sa akin. Ano nga, Leia? Ano mo yan eh. Wala akong galit sa'yo. Lagi na lang inaano mo yung mga, yung e-bike mo. Yung e-bike mo, nakakambalang niya sa akin. Pagdadaan niya ako, lagi kayo. Lagi kayo. Lagi kayo nakatingin sa akin ng masama. Diba, dalawa kayo? Lagi niyo pigigit. Sino yung isa? O, tismosa kami. Ba, ganun, sa ba dumating natin sa barangay, di pa tayo nakontento, nakarating pa tayo kami, dito. Ha? Okay. O, diba? Reynaldo, yung meron kang e-bike na nakahambalang, sa tingin mo, yan okay. Din yung... Sa harapan po ng bahay namin, pag dumadaan po ako, pinapatabi ko lang po sila. Nakahagang na nga yung mga inuman nyo, pati e-bike mo, nakahagang pa din. Yung ano dito po, totoo yan. Yung tindahan ko, wala nang nabili. Ha? Pero ka sa akin sa hanap buhay ko. Ha? Ilang beses kitang kinausap ng maayos, pakihinaan yung video ko mo, kasi ako'y natutulog na. At may hanap buhay pa ako sa umaga. Ha? Isang beses na nangyari yun, Telea. Isang beses na nangyari birthday ko. Inaabot ako ng madaling araw. Ilang beses na ba yung birthday mo na yun na dadating, ha? Ang dami mong birthday naman! I'll be very honest with you. Tatakot ako na pumunta sa inyong lugar. Di ko alam kung ginagawa niyo yung ginawa niyo rito sa barangay. Parang isang lugar yan, ha? Pagkakapitbahay, nakakatakot lumaki yung mga anak namin dun sa lugar ninyo. At sana tablan kayo dun sa sinasabi ko. Sa simbahan natin, meron tayong tinatawag na Synod on Synodality. Medyo malalim. Di ko na maintindihan eh. Synod on Synodality. Ano raw, dahilan at ginawa ng simbahan nito, yung mga nagsisimba sa inyo, nadidinig nyo na yan. Ang purpose ng simbahan, para makinig sa boses ng bawat isang kaanib ng simbahan. Para malaman ang problema, ma-address ang problema. Kung may magandang nangyayari, mapuri kayo ng simbahan at ipagpatuloy yung magandang ginagawa natin. Eh, mukhang wala tayong synodality kasi nagsasabayan tayo rito ng pagsasalita. Sa komunikasyon, may isang nagsasalita, may isang nakikinig. Kailangan yon. Isang nakikinig, isang nagsasalita. Hindi pwedeng puro salita lang. Kailangan may nakikinig, no? Obviously, sa inyong magkakapitbahay, nawala yung synodality. Nawala yung pakikinig, yung pagko-communicate. Kasi, ewan ko naman kung anong nire-reklamo ni Leia na masyadong maingay itong si Reynaldo doon sa kanyang pag-videoke sa kanilang bahay. Yung pala naman sinasabayan naman pala ni Leia ng pagpapatugtog din at pagkanta doon sa kanyang bahay. So, sinong dapat magreklamo sa inyong dalawa? Yung kapitbahay ninyo ang dapat na nagre-reklamo at kayong dalawa ang dapat nire-reklamo. See? Now, tama, meron tayong batas, Reynaldo at saka Leia, hanggang 10 p.m. lang. Mahusay kayong kumanta o hindi mahusay, hanggang 10 p.m. lang kayo. Pero hindi yan nangangawalagan. I'm sure si attorney will agree with me na hindi porque nasa oras tayo ng pagkanta, itotodo natin ang volume ng ating speakers para madinig ng kapitbahay natin. Kung maganda kayong kumanta, miski hindi nyo na itodo yan, maa-appreciate ng tao. Actually, kaya tayo kumakanta sa video o sa karaoke, gusto nating ma-appreciate natin sa sarili natin yung ganda ng boses natin. Hindi kayo nagko-concert. Manong, wala kayong bayad. Huwag niyo sayangin ang boses niyo. Nagsusubigaw kayo, hindi kayo ma-appreciate. Babaan niyo lang. Babaan niyo lang ang volume and enjoy your music. Whatever genre yung type mo, enjoy mo lang. Yun lang, tandaan niyo ho, sana tumanim sa isip niyo, nakakatakot po na pumunta sa inyong barangay sa klase ng pinakita niyo sa amin dito. Pagpasok pa lang sa set, away na hinahanap. We are not civilized people pag ganyan. Baguhin po natin yan. Maraming salamat, Dr. Love.
Ayan po, si Dr. Love. Ayan ang kanyang comments sa video. Ke pa more, puyat pa more. Ako, I'll just make quick comments on this kasi medyo, alam ko, relate na relate tayo dito, no? Lalo na ngayon, umuulan, no? Masarap mag-video. Ke, but it's already 10:21. So, paalala lang, hanggang 10 p.m. lang po talaga allowed mag-video ke sa labas. Si Attorney Dean Mel Santa Maria, he always used to talk about this. It's called nuisance. Sa neighborhood daw, sa it's public nuisance. Pag nag-iingay ka, ang ingay naman kasi it doesn't have to be irritating. Ingay meaning volume that's louder than the usual. Volume that's louder than the accepted. Yung medyo maingay. Kasi hindi, dapat meron lang certain level. But then again, we are a music-loving country. Kaya sikat ni sikat ang videoke at karaoke sa atin. And of course, hindi po ito contest. So whether you sing well, whether hindi kayo masyado magaling kumanta, but you're singing from the heart, this is really what makes videoke and karaoke very popular sa bansa natin. Eh. Kasi kumakanta ang Pilipino from the heart, mula sa puso. Sabi nga nila, laging may magaling na kumakanta sa mga Pinoy sa bawat kanto. Pero kung isa po kayo sa mga hindi magaling kumanta tulad ko, it doesn't matter. As long as you sing it from the heart and then you sing it within the volume that is acceptable at hindi po lumalabag sa ingay na kaya i-tolerate o kayang payagan ng kapitbahay. I think yun lang naman yun eh. And also, kung kayo naman po yung kapitbahay, have a little more consideration naman. Siyempre, pag may kasiyahan, nagsa-celebrate ng birthday, medyo napapalakas ng konti ang kantahan sa kabilang bahay, sa medyo sa kalye, sa kalsada. Ganun naman ang Pinoy culture, di ba? Lumalabas tayo because we want to share it with more people in the neighborhood, dun sa kalye natin. Minsan nga nagpapasara pa ng kalsada, di ba? Para lang mag-celebrate ng birthday. So let's be a little more tolerant siguro. Wag lang din masyadong strict about magpatulog naman kayo. Pero isipin nyo rin kung natutulog na nga naman yung kapitbahay ninyo. Pero kung kayo naman din yung natutulog na, pero ito naman hindi naman nagba-birthday araw-araw ang kapitbahay, a little more consideration siguro won't hurt, di ba po? So kung meron po kayong comments about that case, ipadala lang niyo po sa amin. Mali nyo, mababasa natin yan. Maari po kayong magpadala ng mensahe sa Dr. Love Facebook Messenger o kaya ay mag-comment sa ating live stream. O di kaya ay tumawag sa aming hotline sa 8631-5788 at 8631-6674. Again, the title of the case tonight is Video Ke Pamor Puyat pa more. Magpatulog naman po kayo. So, there. May caller ba tayo? Meron bang reaction to that? Okay, sige. So, may nag-request po kasi dito eh. Kanta po from South Border. Para lang daw po kasi bagay sa ulan. At ito, we're all looking forward to this. Again, after the rain, rainbow, South Border. 10:30 na po. Ang bilis ng oras, no? Thank you for joining us today. Wala po si Dr. Love ngayong gabi. Pero gusto niya po ay mag-ingat po tayong lahat. Stay safe, stay dry, stay home na lang din. That's what he did tonight. Yan po yung kanyang ginawa. Pero tomorrow, baka makapiling na natin si Dr. Love muli. So, paalala lang po, no? Ang ganda nung kanta ng South Border. There's always a rainbow after the rain. Pero habang may rain at may baha, paalala po lang sa inyo na meron ding leptospirosis. There's always that possibility. At paalala din po ng DOH, taliwas kasi sa kaalaman ng nakararami, hindi lang po galing sa ihi ng daga ang leptospirosis. Nagmumula din po yan sa bacteria na nagdudulot ng leptospirosis. Ano nga po ba ang leptospirosis yan? Mabilis lang to, sakit na dulot ng Leptospira bacteria na nakukuha mula sa ihi ng mga infected na hayop, hindi lang daga, na maaaring makontamina ang lupa at tubig. So, pag naglalakad po tayo sa tubig baha, hindi po natin alam kung ano-anong bakterya ang nandoon. So, dapat talaga mag-ingat, hugasan ng paa, pag-uwi ng bahay, mag-alcohol, maligo, to be clean, para lang din mahugas sa katawan natin yung dumi
ng tubig baha, hindi po ba? Paano napapasa o naipapasa ang leptospirosis pagtalsik ng kontaminadong tubig o ihi sa mata, ilong, bibig, pagkain at pag-inom ng maduming pagkain at tubig? So hindi lang din tubig baha. Ingatan po natin ang mga kinakain natin at iniinom natin, saan galing yung mga tubig na iniinom natin. Dapat malinis, di ba? Paglusong sa maruruming tubig habang may bukas na sugat. Ayan, yung mga tinatawag na open wounds. Pag may sugat po kayo, huwag nang lumusong sa baha. Talagang dapat sa bahay lang muna tayo. Ano po ba yung mga sintomas para alam natin na dapat magpa-check up agad? Hindi dapat isa, walang bahala. Hindi pwedeng, wala yan. Lagnat. Pag nagkalagnat, medyo ano na yan, warning sign na yan, red flag yan. Huwag po nating idedma, huwag pong ipasa walang bahala. Pananakit ng kalamnan, panginginig, pananakit ng ulo at katawan, pagdudumi, pamamantal, paninilaw ng balat at pamumula ng mata. Ilan lang po to sa mga sintomas ng leptospirosis. Kaya mag-ingat po tayo at maglinis ng katawan pag galing sa labas, lalo na ngayong panahon na tag-ulan. So, para lang po sigurado tayo na tayo po ay ligtas sa sakit. Hindi lang sakit sa leptospirosis, pero sakit in general. So, let's be healthy po, lalo na sa panahon ng tag-ulan. Maraming salamat. Okay, may quick reaction lang, no, dun sa video kay Pamor. Puyat Pamor story natin kanina sa Fest to Fest, galing kay Annalisa Fragata Roquero. Okay lang naman po ang mag-video kay, lalo na pag may okasyon, dahil Filipino culture, tama naman. It's part of our culture na nga naman. For as long as alam natin ang ating limitations at hindi tayo makakaperwisyo sa tao o sa neighbors natin, peace na po kayo, usap lang po kayo na maayos, magiging okay po ang lahat. Happy lang po palagi. Tama naman yon, Annalisa. I agree with you. Whether it's rainy or sunny, ang weather natin, let's be happy lagi. I think happiness is always a choice eh. Kung hindi naman masyadong malaking problema, pwede naman pag-usapan. Bakit hindi na lang pag-usapan? Mas maganda yung maaayos ang problema kaysa papalakihin pa natin, di ba? Dami ng problema eh. Huwag na natin idagdag yon. Video, okay lang naman yon, di ba? Makisaya na lang. Be happy for that person. Nag-celebrate ng birthday, or na-promote, or nag-asawa, kinasal. A little happiness, a little celebration won't hurt, di ba? Let's just be happy for each other. Yun na lang po. Punta po tayo sa liham ngayon, no? Liham kasaysayan natin. Galing po ito kay Shaira ng Santiago Isabela. Paalala lang po, sa mga nais maging bahagi ng programa at magbahagi ng kwento, maaari po kayong magpadala ng mensahe sa Dr. Love Facebook Messenger o mag-comment sa ating live stream. O di kaya'y tumawag sa ating hotline sa 8631-5788 at 8631-6674. Ito na po ang liham kasaysayan ni Shaira. Dr. Love. Dear Dr. Love, magandang gabi po sa inyo at sa lahat ng inyong listeners. Good evening din po sa lahat ng mga nanonood ng inyong programa sa Facebook. Sana'y okay po kayo upon reading my letter. Tawagin niyo na lang po ako sa pangalang Shaira mula sa Santiago, Isabela. Ako po ay 24 years old at nagtatrabaho sa isang media production company. Wow, Shaira, that's a nice job. Hindi po ako sure kung problema itong nararamdaman ko, pero I will share it to you just the same. We are a family of six, apat po kaming magkakapatid, tatlong babae at isang lalaki. Ako po ang bunso sa magkakapatid. I'm happy to say na close po kaming magkakapamilya, lalo na't we're blessed with really cool parents. Wow, you really are blessed. That's nice. 2 weeks ago, our eldest sister got married. Super excited po kaming lahat and we all looked forward to the wedding. And knowing the in-laws, ako pa nga po ang bridesmaid sa kasal. And I really prepared for my sister's big day. Nag-diet ako, nag-running as exercise, and so on. The wedding went well at masaya ang lahat. Pero the moment na mag-sink in sa akin na may sarili ng buhay at bubuo ng pamilya ang sister namin, a part of me felt sad. Best friend ko rin kasi ang sister ko. She's been my confidant. I felt that a part of me is gone and I couldn't help it.
Ayoko namang maging selfish dahil alam ko namang bawat isa sa amin ay magkakapamilya eventually. Yun nga lang, parang ang lungkot. Wala na yung sister slash best friend na nandyan lang palagi for me. Wala na yung sister slash best friend na lagi kong kalaro sa mobile games at kaharutan. Hindi ko alam kung phase lang ito o adjustment na kailangan pagdaanan. Hindi ko nga rin alam kung dapat ko bang problemahin ito, Dr. Love. Pero yun nga, nagiging emotional lang din ako every time I think of my sister best friend. How do I deal with this po? I am happy for my sister and brother-in-law pero may ganito lang kasi akong nararamdaman. Please help me po, Dr. Love. Salamat po sa inyo and more power to your radio show. Sincerely, Shaira of Santiago, Isabela. Alam mo, may naisip ako na parang ganito yung situation. One of us here in the team recently attended the wedding of her sister. So, all of us at one point, no, meron tayong kapatid na kinasal, di ba? I don't think it's a problem. If it's a problem, it's actually a happy problem kasi hindi kayo nabawasan sa pamilya na dagdagan pa kayo. So, kung sister mo yan, nagkaroon ka pa ng kuya, di ba? And I'm sure hindi naman magiging masaya yung buong pamilya kung hindi right choice, di ba? Kung hindi tama ang pinili ng ate mo na makasama habang buhay. I think it's a very good choice, kaya nga kayo happy for her. But then again, let's go to the problem that you talked about, Shaira, no? Sabi mo kasi na nami-miss mo yung sister mo because she's your best friend, she's always there for you. Kaharutan mo, kalaro mo ng mobile games, I get you. Naiintindihan ko kung papaano na yung shared experiences mababawasan. Kasi on a day-to-day, kasama kayo, baka nga shared pa yung room nyo eh, di ba? Alam mo naman ang sisters, di ba? While growing up, iisa lang ang kwarto. So parang dikit ang buhay, dikit ang bituka nyo. Lahat ng nangyayari sa inyo, no secrets between the two of you, di ba? But then again, there comes a time, like you said, ikaw na mismo nagsabi, Shaira, that it will happen that lahat kayo mag-aasawa, lahat kayo will be with someone you can spend the rest of your life with. Nauna na yung ate mo, Shaira. So, I'm sure naman you are happy for her. It's just that, ano lang to? I think this is just an adjustment phase. Hindi naman din siguro to magtatagal. Malulungkot ka lang kasi namamimiss mo siya, hindi na siya sa inyo nakatira. But you're not losing her naman. Siguro pagka naman may reunion or Sundays, bibisitahin ka niya at ng kuya mo, yung bago mong kuya. And then eventually, magkakaroon ka ng pamangkin, di ba? So, it's really a win-win situation for everybody. Lalaki pa yung pamilya nyo, masasaya pa kayo. And then because nga your sister now has more experience, this time it's a new phase in her life, it's marriage. Matututo ka din from her, di ba? Yung mga struggles of a married couple while they're starting out, bago yung buhay nila. I'm sure ikaw pagka nagpunta ka sa ganung edad at nagpunta ka na rin sa ganung estado ng buhay, ang ate mo nauna na eh. Been there, done that. Di ba? So again, she'll be there to guide you through it. So I think the best thing to do is to just keep in touch. Ang dami namang pwedeng ways to keep in touch with your sister. Social media, for one. Anyway, mobile games, ano kayo, pwede pa rin naman kayong maglaro, di ba? Diba, Jai, ganun yon. Pag naglalaro ng mobile games, hindi mo kailangan magkasama. Diba? Ano kayo online. So, that's one way of still bonding with your sister and the rest of the family. You can have dinners, lunches, you can have vacations together. Hayaan mo na muna sila mag-honeymoon ng husband niya. Kasi brand new marriage to eh. Brand new phase of their lives. Let them enjoy it. I'm sure naman may kaibigan ka din. At may iba ka pang kapatid. Maanim kayong magkakapatid. Maybe it's about time you discover the other siblings. Baka naman pwede ka ding maging close sa iba mo pang kapatid other than your ate. Diba? So, I guess, yun. That's it. Do we have a caller na who can react to that? Or... Oh! Monica is on the line. I'd like to talk to Monica already. Hi, Monica! No? Yes? Yes? No? Yes? Yeah. Kaya at mapagpalang gabi. Hello.
Sa'yo, Miss Carrie. Lourdes from La Union. All the way from La Union, Lourdes. Kanina po malakas po ang ulan. Kumusta? Kumusta kayo dyan? Di ba kayo binaha sa La Union? Hindi naman po. Ay, magaling. That's good. Kumusta po ang ulan, pero humihinto na. Ngayon po, kanina lang po malakas po ang ulan. Ngayon, okay na naman po. Okay na, no? Sana nga humupa na yung baha para marami na makauwi. Kasi alam natin na maraming stranded sa daan ngayon eh, di ba? Kasi walang madaanan. Sana humupa na talaga yung tubig baha. Yung nga rin po, pinag-pray ko po. At naku, nakakalungkot naman na isa si Dr. Labs. Nalulungkot ka ba? Na-miss mo ba siya? Pasensya na. Pagtsagaan mo muna ako tonight. Kasi isa rin si Dr. Labs na biktima ng baha. Kaya hindi siya makakapunta ngayon. Ang ganda-ganda nga po ng boses mo. Ay, marami pong salamat. Nakaka-inganyo. Ay, ganun ba? Naku, maraming salamat, Miss Lourdes. Parang feeling ko tuloy na ako'y nasaan? Nasaan? Saan ka na? So, anong, Miss Lourdes, napakinggan mo yung kwento ni Shaira? Opo. Anong masasabi mo sa kwento ni Shaira? Anong may advice mo kay Shaira? Medyo nalulungkot si Shaira ngayon eh. Namimiss yung kanyang kapatid eh. Yung ate niya. Nagkaskinasal na eh. So, Ay, Shaira, hindi ka dapat malungkot. Porque nagasakta mo eh. Hindi ka dapat malungkot. Dapat maging masaya ka pa. Kasi nagkaroon ka na ng kuya. Tama. Nadagdagan ang pamilya, di ba? Opo. At nasanay ka lang siguro na kasama mo yung ate mo. Kaya nga nung mag-asawa, parang nalungkot ka. Pero huwag. Oo. Huwag kang malungkot kasi mag-aasawa ka rin. Balang araw. Balang araw, tama. Opo. Kaya, tama. Ikaw ba'y may asawa na, Miss Lourdes? Ay, single po. Ay, pareho tayo. High five tayo dyan. Mabuhay ang mga single, di ba? Oo, okay lang po. Kahit na single po ako, okay lang po ang buhay ko. Oo, alone but not lonely, di ba? Hindi naman kailangan maging malungkot pagka mag-isa lang sa buhay. At hindi naman kailangan maging mag-isa sa buhay. Tulad ni Shaira na nawalan ng ate dahil kinasal. Hindi siya talaga nawalan, di ba? May kaibigan, meron naman din. Nababagan pa po kami siya. Oo. Dapat nga, maging masaya siya dahil nagkaroon siya ng kuya at na meron siyang mapagsasabihan o mapagsusumbungan kung sakali magkaroon siya ng problema. Tama, tama. Opo. Hindi kaya lang isa ang matatakbuhan niya, dalawa, di ba? Dalawa na sila. Hindi lang iisa, hindi lang yung ate niya. May kuya na siya. Opo, kaya dapat yung maging masaya siya at dapat maging happy. Tama. Ikaw ba'y masaya, Lourdes? Masaya ka ba ngayon? Ay, masayang-masaya. Masayang-masaya. Marinig kita. Ay, talaga ba? Nako, salamat naman. Kaya nga po eh. Ay, bakit naman ikaw ay single? Wala bang umaali-aligid sa'yo? Nung araw po kasi, nagkaroon naman po ako ng live-in partner. Pero, ganun ba? Ano nangyari? Kumuha na po siya ni Lord. Oh, okay. Ilan taon kayong magkasama bago siya kinuha? 3 years po. So masaya naman kayo dun sa 3 years na yon? Masaya. Naging masaya naman po. Kasi yun naman ang mahalaga. Naging mapagmahal. Oo. Kaya nga lang po yun po ang naging hadlang ang kanyang sakit. Meron po kasi siyang asthma. Ganun ba? So, inalagaan mo siya nung nagkasakit siya? Inalagaan ko naman po siya kahit na po ganito ang aking kapansanan. Mm-mm. Ayun naman pala. Ipinaramdam ko naman po sa kanya ang pagiging asawa. Okay. Kahit na po ganito po ako. Sige. Lourdes, sana makapagkwentuhan pa tayo muli pero kailangan na natin magpaalam. Maraming salamat sa pagtawag mo sa amin ngayong gabi at sa pagsama sa amin. Ikinarangal ko pong makausap kita. Ako din. Maraming salamat. Oo.
Opo. Mag-ingat kayo. Stay safe, ha? Huwag masyado opo, munang lumabas opo. Ng bahay. Opo. At ito lang, hindi lang sana ito ang ating maging pag-uusap. Yes, hindi ito ang magiging huli. Ito ang una, pero hindi ito magiging huli. Okay? Sana maulit-ulit. Yes, sana maulit-ulit. Sabi nga ni Gary V. Okay. Maraming salamat. Good night, Lourdes. God bless po. God bless. God bless you too. Thank you very much. And that goes for everybody. God bless you, everyone. Please, lahat tayo, stay home na muna. Stay safe. Stay dry. And these rains will leave us. Siguro by tomorrow, alis na si Karina. So, okay na ulit ang weather natin in the next few days. So, magpapaalam na rin po ako. Maraming salamat sa pagsama na sa amin ngayon. Sa ngalan po ni Brother June Banaag, Dr. Love, good evening. Magbibigay pugay na po kami dahil kami po ay magbibigay daan sa front line tonight. Kasama po si Ed Lingao at Mayan Los Baños para sa marami pa pong impormasyong kailangan natin tonight. Marami pong salamat. Magandang gabi. Ako po si Cherry Baile. Good night!